Ikot-ikot ang buhok. Habang nag-iisip ng mabilisan. Oh, tinawanan lang si Magnus. Magandang araw sa inyong lahat mga kamachas. Tuloy na tayo dito sa sinusubaybayan nating First Bullet Online Chess Championship ng chess.com na ang champion ay tatanggap ng 1,000,000 piso mahigit. Bullet lang, 1 minute time control pero big time ang mga prizes. 8 players na lang ang natira sa winner's bracket matapos manalo sila sa round number 1. Unahin natin ang naging laro ni world number 1 Magnus kontra kay Let Wan Min ng Vietnam na mamaw din talaga sa bullet. Bawat matches na i-analyze natin, pipili tayo ng best game. After nito, kay Nakamura and kay Alcantara Martinez. Sa mga gustong bumili ng ating merchandise, click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili kayo. Okay, best game, Magnus and Le. Nag-E4 si Magnus, nag-D5 si Le. Scandinavian ang ginamit, kinapture, queen takes D5, nag-D4. Yan ang bullet variation dito ni Magnus. Sa natural na linya, knight c3 ang ginagawa para atakihin ng queen, pumupunta yan sa e5 o kaya sa d6. Pero dito, hindi nag-knight c3 si Magnus. Medyo nilito niya. Si Le, d4 at bumalik lang dito si Let Wan Min para hindi na matempohan ng atake o kaya knight c3. Ayan, at dito nagpatuloy lang sa pag-develop c4, e6. Knight c3, bishop e7, bishop d3, castling lang at nag b6 para i-develop ang bishop at nag queen e2. Ayan, angat lang pero mamaya alin man sa mga tore ilalagay sa d1, yan ang technique niyan. Bishop b7 develop, bishop f4, knight bd7. Nakalabas na lahat ang minor pieces. Inunahan na ni Magnus ang pressure sa d-file at nag rook e8, preparasyon lang din sa e-file. At nag-rook FE1. Dito mga kamatsas, yan ang mga tamang latag ng control ng mga tore. Napakainam niyan sa sentro. At nag-H6, yan ang novelty ni Let Wan Min. Dahil sa mga nagdaang laban, A6 lang ang ginagawa dito para simpleng kontrolin ang B5 square. Pero dito, nag-H6, nag-Knight E5 kagad si Magnus. Dahil nakadevelop na nga ang lahat ng mga pyesa niya, time na para mag-create ng pressure and attack. Knight e5, nag-a6, blunderacious kagad ang binitawan ni Le. Dapat daw ang tira dito ay bishop d6. Bakit kaya blunderacious ang ginawang a6 ni Le? Meron kasing excellent move na malahataw puzzle. Ano kaya yon? Pakigis nyo po ginawa ni Magnus. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat and congrats sa mga nakakita ng excellent shot. Knight takes f7, talaga nga naman, bullet na nga lang, napapa-excellent pa ang tira. Umilag lang si Le. Bakit? Kasi kung tatanggapin ang sacrifice, may queen takes e6, king f8 force, may bishop g6, susundutin ng matchas sa f7. Pampatagal na lang knight e5, kakapturing na lang. Pampatagal lang ng bishop d5, kakapturing din. Pampatagal lang. Para walang queen f7, kakapturing lang din. And ang queen f7 ay hindi mapipigilan, mamamatchas talaga ang black. Napakabilis, no? Ang tindi ng sacrifice na yan. Kaya umilag lang sila, queen takes e6, hindi na nakatiis sila, niresign na po ang laban. Bakit? Halimbawa, kung titira, ang gagawin ay ang king basan iilag. Halimbawa, iilag king f8 para makaiwas sa discovered check, mga ganun-ganon. May knight takes h6 pa rin, mamatchasin pa rin sa f7. Na kapag kinapture, bishop takes h6, dyan naman mahuhulog, matchas pa rin. Opening lang, minatchas na kagad sila. Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo kung ano yung naging kabuang score nila sa match na ito. Okay? Gumit-git sila, ah, hindi biro, ah, lumaban po sila. Marami ring naipanalo sila kay Magnus. Okay, sunod naman natin ang best game between Nakamura and Alcantara Martinez. Si Martinez na ba ang magpapataob sa bullet blitz ng chess.com na si Nakamura? Ito ang best game nila. Tumira ng e4 si Martinez, nag-d6 si Naka, d4, nag-a6. Yan ang kanyang bullet variation defense.
nag-bishop d3, b5, c3, bishop b7. Unang dinevelop ang queenside, knight d2, knight d7, knight gf3, at dito nag-e5. Maagang nawala kagad sa talaan ng aklat dahil sa palagi ang knight gf6 o kaya g6 ang ginagawa dito. Pero nag-e5 si Naka, nag-castling, c5, talagang init na init sa d4 ng white, at nag-rook e1. Kumbaga sa isip ni Martinez, sige, capturein mo yan, mag-e5 ako, ang king mo nasa gitna pa, hindi pinansin ni Naka ang pawn sa d4, develop lang, at nag-knight f1, magmamaneuver sa g3, papunta sa f5, bishop e7, knight g3, kinaslingan lang, at nag-bishop g5, nag-develop, rook e8, queen d2, connect na mga tore, nag-h6 sinubukan. Kakapturin mo ba yung knight na yan? Umatras lang. At nag-bishop f8, ayan, threatening capture na sa d4 dahil nandyan na ang bishop, knight at tore, napilitang i-close ni Alcantara para wala ng bisa ang bishop. Pero nag-c4, bishop c2, knight c5, ginamit naman ni Naka ang mainam na square c5 para sa knight, nag-h3 lang para wala ding knight g4, at nag-king h7. Ayan, baka mamaya kasi biglang humataw ng sacrifice dyan, inagapan kagad ni Naka. Wala ring maisip masyado si Martinez, nag-king h1. Prophylactic move lang din. At nag-g6, ayun, magpa-fianke to. Nag-knight h2 para mamaya may f4 o kaya knight g4, bishop g7, rook f1. Ayan, pinoporma na ni Martinez ang pampasabog niya na f4. At nag-queen c7, nag-rook ae1, rook e7 para magba-battery. Okay, angat lang, nag-f4 na. Ayan na, inilabas na ni Martinez ang pampasabog niyang tira. At kinapture lang, bishop takes f4, nag-rook ae8. Ayan, para i-pressure ang e4, nag-knight g4. Ayan na, para may threat din naman sa h6. Napilitan na si Nakang capturing ang knight na yan. H takes g4 at nag-knight d7 para ililipat sa e5, i-pressure ang g4 pawn. At nag-g5, ayan, para kung kakapturing nga naman, mawawala yung double pawn, pero iniwasan lang ni Naka para maintain ang double pawn ni Martinez. Knight f5, ayan na, inilabas na ni Martinez ang pagkamamaw din naman niya sa bullet. Kilalang kilala ko po yan, pag napapanood ko yan, napakatuloy niya na mabigat ang tira. Binitawan, nagpakitang gilas kay Naka, sacrifice knight, napilitang capture ni Naka. Kasi wala na rin namang option, kulong din naman ang tore. Mangyari, papakain na lang ba ng ganun-ganun lang? Nakipagsabayan na si Naka, sige, yan ang gusto mo, capture. May threatening F6, discovered check, binarhan kagad ni Naka para di makapush. At nag-G6, maagang tulak mga kamatsas. According to Strong Computer Engine Stockfish, rook e6 lang daw ang mainam na tira na hindi rin naman pwedeng capturing yan basta-basta. Magkakaroon ng discovered check and ayun, makukuha yung knight plus super exposed na ang black king dyan. Sabog-sabog yan. Kaya dito, rook e6 lang ang best pero nagmadali si Alcantara eh. Nag-king g8, rook e6, knight e5, blunderacious ang ginawa dito ni Naka. At nag-queen d1, blunderacious din ang pinalit ni Martinez. Ang gusto kasing mangyari, kakapturin ng h5 tapos may queen h7 check, bishop h6 hanggang sa mamatsas si Naka. Gigil kay Naka. Pero dapat daw ang tira, simple lang, capturin lang ang knight. Tapos kakapture sa tore, f takes e6, kapag nag-f takes e5, may rook f7 papasok. Pag nag-queen b6, may queen g5. Ayan ang mas malinis na mabilis. May queen takes h7 and may queen takes h5, sorry, may queen h7 paparating, mamamatchas na si Naka. Yan ang mas kitang-kitang makatotohan ng kayang matchasin si Naka. Pero hindi ganun ang ginawa eh. Nag-queen d1, nag-queen c5, x din. Pero ang gustong mangyari ni Naka ay tatagpasin ang pawn sa d5. Nag-queen takes h5, ayun, tuluyan ang bumigay. Queen takes d5, hindi maka-queen h7. Siyempre, may matchas, mauuna si Naka. Nag-rook f2 muna, dinipensahan. Nag-rook takes e6, f takes e6, nag-knight d3. Palitan ng blunderacious, mga kamatchas. Dapat daw ang tira dito,
ay rook takes e6 lamang. Pag nag queen h7 checking f8, siguro ang ikinape-pressure dito yung mga ganyan eh, yung bishop h6 pero magna knight g4 lang. Ay, ang lalim naman pala. Oo nga, nakakatakot nga ito sa black. Knight g4, ipapakapture, wala bang matyas yan? Tatakbo eh, no? Halimbawa kung ito, takbo lang eh. O, check dito, takbo. Pag check dyan, takbo. Ah, walang matyas. Samantalang ang white king, merong iniintinding paparating na rook e1, check, o kaya queen g2 mamaya. Ay, yan ang mga teknikan sa counter defense, mga kamatyas. Yan, o, kumounter lang. O, pag ito pinang-capture, dito lang eh. Walang sapat na continuation, tatakbo lang. Walang continuation. Okay? Oh, andyan pa rin ang paparating. May capture pa rin dyan. May queen takes g2 matcha sa paparating. Mabibitin ang puti sa madaling sabi. Kahit na, mukhang nakaporma pero bitin. Malalim, malalim pang long game yung approach na yan. Hindi nakita yan. Ano? Kaya ginawa dito, ni Naka yung mas abot mata. Queen to queen. Ayan. At dito nag queen h7 check. King f8. At nag bishop takes d3 para walang panggulo. C takes d3. Ayun, dito, excellent move ang inihataw ni Alcantara, mga kamatyas. Pakigess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat, congrats sa mga nakakita. Grabe, excellent sacrifice. Bishop takes d6. Kinapture, rook takes f6. Excellent na naman, pag kinapture ng bishop, kitang-kita may queen f7, matchas, obligadong tumakbo lang. Queen takes g7, check. King d8, rook f7, yun lang. Lungkotais. Ang gustong mangyari dito ni Martinez, check sa d7. Nakakapanghinayang naman yung position niya. Dapat pala ang tira daw, oh, queen takes lang. Kaso, syempre, ang kinaiilangan dito ni Martinez, baka mamaya ma-check siya dito. Magki-king g1 lang. Queen h2 check. Baka dyan siya naguluhan eh. Pero king f2. Queen h4 check. King e3. Nakakatakot niya. Hindi pwedeng capturein. Laging may matchas, no? Okay, manggugulo. Queen e1 check. King takes d3. Ay, grabing mga sayaw-sayaw. Queen d1 check. King e3. Queen e1 check. King f3. Pag chumek dito, king g4. Naku po. Napakaraming kalkulasyon na dapat gawin din pala. Queen e2 check, sabay harang queen f3 hanggang sa mahinto ang unos ng mga check-check. Panalo ang white. Ang dami na kasing pawns eh. Overwhelming sa material. Okay? Ayun lang pala oh. Queen takes b7, naguluhan si Alcantara sa mga paparating na check. O kaya isa pang kinagugulo niya, baka mamaya tirahan siya ng d2, magdi d1 queen. Kaso may e7 check. Yan naman ang matindi dyan. O di kakapturin ang queen. Pag kinapture yan, queen takes e7, may queen a8 check. Na kapag nag-king d7, queen b7 check. O bakit bumalik lang? Check. Ah, dito. Sorry. Queen c6 check. King d8. And may ganon. Okay, may ganon. Ayan, may ganyan na mauubligang ibigay ang queen. Ah, wala, nasabay capture dito. Okay? Isa pang tanong ko, paano kung dito naman umilag? Pag dyan may dito. Dito, matchas naman ito. Yan, matchas naman. Para maliwanag, mga kamatchas. Okay, balik tayo. Pero ang ginawa dito eh, nag-rook F7 dito si Martinez. Aroy! Nakita ni Naka yung excellent defense. Bishop C6. Tapos kagad ang laban, no? Wala lang. Ang gusto lang mangyari dito ni Naka, nailag niya yung nakahang na bishop at the same time, protected niya ang paparating na rook d7. Ano ngayon ang tira dito ng puti? Eh, magdi dito d1 na. May ganun-ganun pa. Nag-rook f4 na lang? Pa-capture na lang, oh. Oh, hindi pinansin. Nag-dito lang. Wala na. Deadman na lang. Kasi pwede rin namang capturein, eh. Wala na namang matchas dyan. Wala na naman, eh. Wala nang gulo-gulo, eh. Pag-rook F4, ba't kaya nag-rook F4, mag-rook D4? Nag-dito lang, nag-rook D4, and D1 queen, walang aangatan ang king, nag-resign na dito si Martinez. Ang only move niyang gagawin, kakapture na lang yan.
O pero may queen takes d1, king h2, queen c2 na lang ang ginawa. Wala bang mga check-check? Kung ako, check-check na lang ako dito, sabay capture na lang yan. Sa computer, queen c2, eh, medyo nakakatakot pa. May mga check-check pa eh. Okay, nakakapanghinayang ano? Matindi. Winning na si Martinez, nabuhay pa si Naka. Talagang marami talagang bangkay na position si Naka na binubuhay. Lagi ko nakikita yan. Super losing na siya. Biglang sa isang iglap eh, biglang makakabawi. Panalo pa, winning pa. Matindi talaga. Okay, next naman natin. Ang naging laro, isa pa no, ni Ferrugia. Eto na po. Ang kalaro ni Ferrugia, si Bortnik. Ayan, yung nag-i-stream na magaling sa bullet at blitz. Napapanood nyo yan. Sikat din na streamer yan, si Alexander Bortnik. Okay, ang ginawa ni Alireza, nag-e4. Knight f6, si Bortnik. Nag-alikines defense. At nag-e5, knight d5, d4, d6, nag-c4, knight b6. At kumapture sa d6. Yan talaga, no? Naalala ko si Alikain dito. Diyan mahusay sa black yan eh. Castling. Bishop d3 develop. Nag-knight c6. Castling. Knight b4. Bishop e2 ilag lang. Ayan po mga kamatsa, sa opening stage. Huwag nating basta-basta ibibigay ang bishop. Malakas sa opening ang bishop. Bishop e2. Nag-bishop f5. May threatening knight c2 kagad. Aba, nang aano kagad tong si Bortnik ah. Knight a3. Protection sa c2. At nag-bishop f6. Bishop d2 para pang paalis, sinuportahan lang ng pawn, baliktad ah, black ang mukhang umaatake kagad. Bishop c3 at nagrook e8, develop, queen d2, queen d7, nagrook fe1 at nag h6, d5. Yan ang bago dito ni Ferrugia dahil sa nagdaang laban, bishop f1 ang ginawa dito. Okay? O, nag d5, hamon sa bishop, in exchange, b takes c3, obligadong umalis ang knight, knight a6, at nag-knight d4, kakapture sa bishop, at nag-rook e7, ayun, tanggap dito ni Bortnik, sige, capturein mo ang bishop ko. Basta importante, on time, maibattery ko kagad ang tore sa e-file. At nag-bishop f3, rook a8, exchange, at nag-rook e1, exchange din, nag-bishop g6, inilag na. At nag-bishop g4, hinabol ng atake. Nag-queen a4 si Bortnik. Ayun, para may atake sa knight, atake sa pawn. Kung ako po ang titingin, napakalakas ng dating. Pero, kay Stockfish, halos blunder ratios dahil kitang-kita ang pag-angat ng mataas na evaluation bar. Dapat daw ang tira ay simpleng queen d8 lang, tsaga-tsaga. Tiis lang. Pero, bakit naging mali ang queen a4? Nag-knight a-b5, hindi rin nakita. Hindi napansin ni Ferrugia ang excellent move, knight d-b5. Oo nga, no? Kulong ang queen. Kulong. Eto paparating, o bishop d1. Sugswang, saan pupunta ang queen? Walang solusyon? Pag nag-knighting c4, eto. Ay, grabe. Bishop c2 harang, kakapturin lang eh. May knight eh. Long collides ang queen sa a4. Hindi nakita ni partner. Kulong ng queen. Walang tatakbuhan. Ang cute ng pagkakulong, oh. Walang tatakbuhan talaga, mga kamatsa. Siguro ito na lang gagawin. O para may pangharang. Pero mag-bishop d1 pa rin. Knight c2, tapos queen e2. Then kukunin ng buong buo yung knight sa c2. O talo na rin ang black. Isang pyesa na yan, eh. Grabe! Pero nag-knight a-b5 yan ang ginawa. Queen takes c4. Sayang. h4. Ayun. Mali na rin ang tira ni Ferrugia. Dapat ang tira ay queen e8 check, king h7, then bishop to f5. Ayan. Slightly better for white. Pero dahil bullet ito, nag h4, ang gusto yata mangyari mag h5. Queen takes d5. Kain ang kain si Bortnik. Pero dapat daw king f8 para safe na ang e7 and ang e8 na hindi makakapasok ang queen. Yan ang mas tama. Pero nag-queen takes d5, nag-queen e7, another dubious move na naman ang ginawa ni Ferrugia. Queen e4, queen to queen, queen d8 check, king h7, and bishop f3, atake sa queen, check, king h2, at nag-queen e5 check. Mukhang tabla lang ang gusto dito ni Bortnik. Ah, okay, nag-knight d5, knight e2,
Okay, para depensa sa pawn c3, nag a4. Yung mga ganyan tira na parang wala lang eh, basta makita lang kasi nga bullet eh, 'di ba? Basta makatira siguro. Pag nawala yung pawn sa a2, potential pass pawn. Nag c4, atake sa knight, knight f6, knight takes c7, capture at nag queen a1 check. Queen takes a2, ayun na nga ang sabi ko. Pag nawala yun, nakita ni Bortnik na potential strong pass pawn yung a4 niya. At nag knight f4, a3, h5, ilag, bishop f5, queen takes f7. Nag queen takes f2, winning na winning si Bortnik. Ang laki ng lamang. Knight g6, at kinapture yun. Laing mga kamatsyas, ba't kinapture? Hindi pa naman daw kailangan. Ang tira lang daw ay a2 pa rin. Kasi kung magna knight f8 check, wala. Magkiking h8 lang eh. Pag bumalik, saka capture rin. Then a1 queen na. Sayang. Nasindak dito si Bortnik. Kinapture ka agad ang knight. Capture. Nagking h8. Queen e7. Ayun din. Hindi rin natumbukan ang simpleng tira. Queen takes b7 lang. Pag nag a2, queen a8 check. Pag nag knight g8, magkiking h3 muna para walang check-check na mapiperpetual check. Then bishop d5 na ang paparating na malakas. Tapos magku queen e3 para di makagalawang bishop na kapin pero bibigay na ang pawn sa a2. Ito ang equal pero para sa akin nakakatakot ito sa side ng black. Kasi ipit ang knight dun sa dulo eh. Okay? Yun sana, pero nag queen e7 dito, si Perugia, blunder din, nag king h4, king g1, queen d4 check, king h1, at nag queen e5. Matapang talaga si Bortnik, ayaw niya ng tabla. Oh. Hanggat mare gusto niyang pilitin, kasi nga meron nga siyang winning a pass pawn. At nag king a, king g1, yun lang. Nag knight g8, aroy! Ano na ba ang oras? Ay, 1 second na lang pala dito si Bortnik eh. 1 second na lang pala eh. O kaya tumira ng, grabe oh, 0.1 lang. 0.1 millisecond oh, naitira yung knight g8. Naka-ano siya, naka-automatic move. Oo, kasi pag kinapture yan, baka mabawasan pa yung 1 second na natitira eh. Eh, walang increment to. Ayun, pero dapat capture lang, di ba? Kaso naka-pre-move. Nag-knight g8, queen f7, nag-queen c5 check, king h2, na flag down si Bortnik. Sakit. Na flag down. Mayroon pang 6 seconds dito si Perugia. Okay? Losing man sa position, pero syempre bullet ito. Time factor, time matter. Ubus ang oras si Bortnik. Talo siya. Ayan, sa end part ng video, malalaman nyo po kung ano ang naging score nila sa kanilang naging match. At ang huling i-analyze natin, eto na po. Nako, kilalang kilala nyo ito. Parehong streamer din ito. Naroditsky and Andrew Tang. Yan, si Andrew Tang. Grabe. Yung napapanood nyo pong ina-upload niya sa kanya mga reels, sa mga video YouTube shorts. Diba? Yung ambilis, oh. Yung ultra bullet. Sobrang bilis. Okay, uubra ba siya kay Naroditsky na malakas din ng chess.com? Nag e4 si Naroditsky, nag e6. French defense ang ginawa ni Andrew Tang. D4, D5, E5, advanced variation, nag knight F3. Yan naman ang bullet variation dito ni Naroditsky. Ang main line po dito yung C3, patibay lang sa D4. Pero nag knight F3 dito, kinapture ka agad ni Andrew Tang. Tama yung approach na yan kasi hindi nag C3, bishop D3. Yan ang bullet variation. Iba-iba po yan eh. Yan ang pang bullet ni Naroditsky. Sacrifice po, no? Nag-castling, knight GE7, rook E1, knight g6 at nag knight bd2, develop queen c7. Ang next target ni Andrew Tang ay kung papaano naman pababagsakin ang pawn sa e5 para maging 2 pawns up na ang black. Kinapture na ang knight. Takes at nag knight b3. Ayan, para babawiin na ang pawn sa d4. At nag bishop d7, knight b takes d4, nag bishop e7, nag c3 lang para matibay ang knight. Rook b8. Ba, mag-B5, B4, babasag. Bishop F4, tuloy lang sa pagpapatibay sa E5. Nag-B5 at nag-A3, A5. Ayun, pipilitin ni Andrew Tang na bumasag. Nag-B4, pinigilan na ni Naroditsky. Nag-castling
at nag-H4. Ayan, para mag-H5, babasag mamaya. Rook FC8, focus lang si Andrew Tang sa pag-counter sa queenside. At nag-rook E3. Ayan na, para maagang depensa sa weak C3 pawn. Nag-knight takes D4, knight takes D4. Ayan na. And capture. Nag-rook A8, hamon sa A5. Kinapture lang. At dito nag-rook G3. Pumorma na ng pangbomba dito si Naroditsky. Mag-H5 na talaga, bubombahin na talaga yung kingside ni Andrew Tang. At nag-bishop takes H4. Rook H3. Nag-G5. Ayan, matibay pa rin ang black dito, ha? Hindi biro. Nag-Queen H5. Pag kinapture ang bishop, may capture nga naman and may threatening matchas doon sa dulo. At nag-Queen D8. Yun lang. Masasabing bad move. Dapat daw po ang tira dito ay F6. Okay? F6, magulo, ano? Hindi pwedeng capturean kasi bitin ang bishop. Okay? Di pa rin naman maka-check dyan kasi nga disconnected pa. May bishop pang nakaharang sa H-file. O yan lang daw ang good move lamang ang black. Pero ginawa dito ni Andrew Tang, nag-queen D8 at nag-G3. Pamuwersa na talaga sa bishop. Nag-rook A1 checking, G2. Nag-bishop to E8 na lang para may F6 mamaya pang atake sa queen. Nag-bishop E3 umatras. Bad move din mga kamatsas. Ang tira daw ay bishop to D2. Ayan, pagka bullet talaga, marami kayong makikitang worst move. Pero normal lang yan, bullet eh. Mahirap makita naman ang execution sa liit ng oras. Bishop E3, nag-F5, atake sa queen. Umilag queen E2. At nag-F4, hinabol ang counter. At nag-bishop D2. Dapat daw capture lang pala ito, no? Takes, then takes. Ayan lamang ang white. Overwhelming na sa position. Bishop D2, Bishop G6, ayun, magbibishop E4, susundot ng check, kinapture lang ang bishop, check, F3 harang, at nagbishop G6, at nag-H5, ayun, na one piece down dito si Andrew Tang, Bishop F7, H6, tuloy pa rin, kasi ganyan ang bullet eh, hindi nila nire-resign yan, since konti lang ang oras, may pag-asa pa rin sila sa kanilang isip na pwede pang makarecover ng gulo-gulo, kaya hindi nire-resign. Kinapture, may check na, obligadong capturein din. Queen D3, may sundot ng check, nakita Bishop G6. Queen takes B5 at nag-rook A2, kukunin ang bishop, binabaan lang depensa, good move. Nag-bishop F7 at nag-rook H2, Queen E8, King G1, nag-queen A4. Ayan na, naghanap na dito si Andrew Tang kung papaano makakakalikalikot. At nag-rook G2, atake sa pawn. Check muna, king H2 at nag-king G6. Bishop takes F4, yun nga lang. Talagang gibana ang position dito ni Andrew Tang. King H7, rook takes G5, rook A2, bishop D2 ulit. Kanina pa yung pangharang na yan sa second rank, no? Nag-bishop G6, rook G2 ulit, queen E8. Queen F2 para che-check sa H4 at nag-Queen E7. Queen G3 threatening capture. Bishop F7 at kitang-kita. Boom! Queen G7. Matcha si Andrew Tang kay Naroditsky. Sa mga inanalyze po nating best games sa mga matches, ito po ang kanilang standing. Unahin natin dito sa match nila Nakamura and Martinez. Ang naging score nila ay 14-6. Okay, sa kanilang 30 minutes bullet game. At kay Naroditsky, Andrew Tang, 14.5, 6.5 lang si Tang. Talo si Tang, ano? Magnus, inubo si Letuan Min. Gumitgit din yan, mga kamatsas, ha? Gumitgit din. Tatlo lang ang lamang ni Magnus. Malakas din si Letuan Min. At Ferruja Bortnik, 11-5. Ayan, kaya ang ina-expect nating maglalaban sa semifinals, Carlsen and Ferruja. Actually, tapos na po. I-analyze natin to follow. And Nakamura Naroditsky. Okay, yan po ang isusunod nating update na gagawin dito sa ongoing First Bullet Chess Championship ng chess.com. Maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Sana natuto kayo at na-update. At sa mga gusto pong mag-avail ng Kamatchess merchandise, click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili kayo. Maraming salamat! Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.